Okay guys, in this video, i-review natin tong nabili nating Whirlpool full automatic washing machine nung sale sa SM, okay? Sa Appliance Center. Bagong lahat, syempre, sa full demonstration nitong washing machine na to, papakita ko sa inyo yung features nitong washing machine at the same time, kung ano yung experience namin, kung maganda or hindi ba maganda sa kuryente, the same time kung paano siya gagamitin. Yan. Okay? So, papakita ko sa inyo in 3, 2, 1. Here we go guys. Nabili namin to. Itong cover na to, itong pinaka-cover niya sa harapan, hindi ko siya tinanggal. Nilagyan ko siya ng electrical tape dito para hindi po siya magasgasan sa pinakasalamin niya. Okay? So, yan. Pwede siyang i-remove. Nasa inyo naman kung gusto niyo siyang lagyan ng ganyan or cover something. Pero sa akin, okay ng ganyan para hindi siya gastos. Okay? So, yan. Yung pinaka-itsura niya. And, pinaka-itsura niya. At ang saksakan niya, ayan, kinonvert ko siya sa, ayan, yung adapter niya. Yung saksakan niya. Tapos, ito naman yung, ayan, yung Whirlpool 680GR. Ayan yung brand tsaka yung model niya. So, ito naman yung detergent level, kung gaano kadami yung tubig. Ayan yung water level. Tapos, ayan yung process. Ayan, kung gusto mo mag-process ng sarili mong program. Tapos, yan naman yung set, kung saan, kung gusto mo dagdagan yung oras or yung duration ng program na gusto mo. Then yung program, bahala na yung pinaka nakaset yan, kung normal, heavy duty, energy saver. Meron yan sa manual. Okay? So yan, syempre pag heavy duty, mga pantalon, jacket, syempre hiwalay yung blanket. And energy saving, kung mga gamit na madadali lang labhan, tsaka yung malinis, pwede na to. Mga 26 minutes. Okay? So, sabi sa akin, 26 per wash, nagko-consume siya ng electricity na 0.70 cents or 60 cents something. Okay? So, yun naman. So far, so good naman. Average namin dito per month. Estimated ko is 300 pesos per month. Not bad kasi yung dami rin namin nilalaban. So, ito yung pinaka-host niya. Yan yung pinaka-host niya. Yan yung pinaka-host. So, down here, makikita niyo yung pinaka-lock niya. Yan. Pinaka-lock para pasok to kasi detachable tong host na to. At the same time, pwede mong extend. Okay? Pwede mong extend. Tapos, yung pinaka-center niya dito. Yung pinaka-center stand. Ay, yung stand niya dito. Adjustable siya. Tapos, ito naman yung pinaka-ano niya. Yung pinaka- lock sa baba para hindi pinabasok ng daga. Ayan. Para hindi kagatin yung wire. So, dahil medyo hindi pantay yung location na itong washing machine sa amin, naglagay ako na yung pangpantay. Kaya siya cotton para yung timbang ng washing machine is ma-balance niya. Pagkaki kasi ganun din. Kailangan mo siyang i-adjust. Tapyasin. Okay? So, dito makikita nyo yan. Yan. Ayan yung mga hindi dapat gawin pag mag-washing ka. Tapos ito yung pinaka-connection niya dun sa water. Okay? Na-install naman siya. Okay naman yung pagkakalagay ko. Okay? So, yun. Ayan yung sa pinaka-connection niya sa water. Siyempre, standard siya. Okay? So, ang mangyayari, ayan, nakita niyo. Bumila ako ng double faucet na gripo. Okay? So, dahil hindi siya papasok sa ordinary, bumili ako ng pinaka-adapter niya. Okay? Hindi ko alam kung anong sukat yan. Dadaling niya siya sa mga hardware kung saan may bilihan yan. Siyempre, dali mo yung sample mo ito. Itong pinaka-host. Yan, sa full automatic. Meron kasi sila doon na host na ganito pero hindi siya sa automatic. Pero, ewan ko lang kung may nabibiling poset na kasha na mismo tong pinaka-host niya. Okay? Hindi ko alam kung meron talaga. So, yun.
dahil nakasaksak na siya at dahil wala kaming tubig dahil nagkakaroon ng disconnection or Maynilad interruption, every afternoon, no, wala ng tubig. Papakita ko na lang sa inyo kung paano gagamitin tong washing machine na to. Okay? Ang binili namin ay 680GR kasi meron 580GR. So, 5.8 kilos siya. Pero, ang ilalagay mong damit nasa 4.8 to 5 kilos and the rest water na siya. So, hindi ibig sabihin 6.8 kilo to eh, 6.8 kilo rin yung damit. So, kailangan meron siyang ano, meron siyang bracket. Okay? Yung bracket niya, 6 kilo na damit or 5.5 something tapos the rest water na. Okay? So, pag inangat po natin itong pinaka-cover niya, ayan. Siyempre, panatiliin natin malinis. Yan, nakikita nyo may mga dumi-dumi. Yan, nakikita nyo may mga dumi-dumi. So, tatanggalin natin siya. Panatiliin natin malinis itong washing machine kasi may buhay rin siya. Siyempre, pag di mo inilagaan, madaling masira. Okay? So, pansinin nyo. Ito muna ituturo ko sa inyo dahil hindi ito na-demo sa akin ng maayos. Nakita ko lang at na pag-aralan ko lang kahit papano. So, nakikita nyo itong ano. Nakikita nyo yan. Yan. So, ito yung pinaka-ano niya. Yung pinaka-sukatan kung tama ba yung pagkakalagay ng washing machine. Okay? Pag yung bula is nasa gitna or something ganyan, pasok sa rib, ibig sabihin, medyo tama yung lagay mo or tama yung ano, tama yung pinaglalagay ng washing machine mo. Pero pag lumagpas siya dyan sa red, yan, medyo hindi na ano, hindi natutunog ng tama tong washing machine. Uuntog na siya sa mga ano niya, sa casing, sa frame, yan. Di yan magpapang siya ng maganda. So, mas mabilis masira. Baka wala pang 1 month sira na siya. Okay? Yung susunod naman is yung detergent box. Itong detergent box, syempre, madali lang naman din to. I-open mo lang siya ng ganyan. Yan, i-open mo siya. Diyan mo ilalagay yung ano, sabon. Okay? Tapos, pag nilagyan mo na, okay, sasarado mo rin siya ng ganun. Sasarado mo rin siya. Tapos, yung lagayan naman ng ano, lagayan naman ng yan, lagayan naman ng pinaka yan, detergent yan, yung ano, yung fabric conditioner. So, dyan siya ilalagay. Yan. Siguro mga 10 ml lang yata to, 15-20 ml. Mapupuno na siya. Okay? So, hindi naman ganun, hindi naman kailangan madami. Pero kung gusto mo, madaming madami, sobrang pango, lagay mo na direkta dito sa gitna. Okay? Lagay mo na direkta dyan. Okay? So, yun siya. Yung 5.8 kasi, walang lagayan ng ganito. So, syempre, pag mag-start ka na mag-washing, kailangan kompleto na yun. Nalagyan mo to, nalagyan mo rin yun. Okay? So, sarado natin siya. Tapos, pag-i-start nyo na siya, seat to eat, nakasaksak muna, okay? So, yan yung binili ko. Bumili ako ng heavy duty na extension para safe. Yan, sobrang tibay kasi niya. Okay? So, syempre, click natin to. Power on. Ayan, pansin nyo may ilaw. Okay? Ako kasi madalas, iba-ibang damit yung nilalagay ko. Okay? So, pero pwede mo naman i-click yung normal. Ayan, yung normal. Normal program niya. Ayan. Syempre, sa mga light lang na damit. Yung hindi ganun ka, ano, hindi ganun ka dumi. Like yung pantulog mo, pang araw-araw mo na damit. So, pwede mong lagay dyan. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung pantalon. Kasi yung pantalon, yan. Yan. Para yan sa mga yan, heavy duty. Okay? So, like yung mga jacket. Okay? Energy saver, yan. Nakita mo, 26 minutes lang tapos na yung paglalaba. Kasama na dyan yung pag-iigib ng tubig ng washing machine. Tapos, yung pag- dryer, yung paglaba, okay? Wala lang dyan yung babad. Okay, yun yun na. Preset, soak, wash, rinse, spin. Yung preset, yan, para yan sa ano, kung anong oras mo gustong simulan yung paglalaba. For example, iset mo siya ng naka-energy saver, pero gusto mo siya, nag-start ka 3 o'clock, pero gusto mo simulan 4 o'clock, pwede mo siyang i-preset. Okay? Yung soak naman, yung pagbababad, pwede mong ibabad mo na yung damit. Okay? Nandyan yan sa program ng custom. Okay? Custom.
heavy duty yan, delicate, alam naman natin yan, panloob. Tapos yung blanket, ang bawal lang dito yung blanket na nag-absorb masyado ng tubig, okay? Yung kumot na nag-absorb na masyado ng tubig kasi nakakasira ng washing machine kasi nag-absorb nga ng tubig, hindi masyadong nababasa ng, so yun, okay? Yung sa energy saver tsaka yung blanket, delicate. Custom ako lagi kasi mas feel ko yung ako'y nagsiset kung ano yung gusto ko. Kasi iba-iba nga yung nilalaban ko, sinasabay-sabay ko na. Kasi minsan, konti lang kasi yung nilalaban namin eh. So yun, makikita mo yung 6.8 kilogram. Okay? So yan, depende sa'yo. Pagka nag-program ka naman ng sarili mo yun, yung blanket, 49 minutes. Kasama na dyan yung wash, rinse, spin, yan, delicate, yan. Sa heavy duty, tingnan nyo, pansin nyo, wala pang oras. Kasi tatantsahin pa ng sensor nito. May mga sensor kasi yan. Sa tubig, sa mismo, sa loob ng washing machine, may sensor siya. So, sinusukat niya yung bigat, yung tubig, yan. Siyempre, hindi naman natin kabisado lahat ng full details nito dahil ito lang yung ayon sa experience ko. Okay? So, pag nag-set ka naman ng custom, yan, custom. So, mapapansin nyo, yan. So, pag clinic mo yung process, yan. Yan. Ikaw yung bahala mag-set ng oras. Kunyari, 5. Yan, 5. Yan. Kunyari, 5. Pwede rin gawin mong 10. Yan yung pagbababad. 15, 20, 25, 30. 35, pinakamatagal na yung 40 minutes na babad. Siyempre, kasama na yung sabon dyan. Situate, pag naglaba ka, meron laman yung detergent box mo. Kung may fabric conditioner, lagay mo na rin. Tapos, pag naset mo na, kunyari, 5 lang. 5 lang yung normal na ginagawa ko. Pag medyo madumi, 10. Yan yung wash, kung ilang minuto yung washing time niya. Okay? So yan, pinakasagad niya is 20. Yan, 20. Ikaw bahala. So, pagkaano mo niyan, yan. And pagkaano mo, pwedeng 1, 2, 3 minutes, depende sa'yo. Yan. Kung basic na damit lang, pwede na 5 to 7 minutes or 8. Yan, depende. Tapos yung rinse naman, yan, pagbabanlaw, yan. Ayan, 8. Okay ko. So, click mo yung process. So, yung pagbabanlaw, pwedeng 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5. Ayan, hanggang 4.5 lang siya. Okay? Minsan, ginagawa ko, 2.5 lang. Para hindi masyadong access sa tubig. Pero, kung feeling mo kulang, pwede mong gawin 3. Okay? So, pag okay na siya, process mo na. So, yan naman sa spin. Ayan, kung gano'ng kadami yung gusto mong... Ayan, kung medyo mabibigat yung gamit sa loob, mga pantalon, pwede mo gawin, ayan, 8, or 5 lang, ayan, 5, okay? Para mas mabilis matuyo, ayan yung preset, ayan, kung anong oras mo siya gustong simulan, depende. Ano, pwedeng 24 minutes, ay 24 hours. Ewan ko lang kung hour siya or minutes, hindi ko pa kasi nasubukan. So, yan. Kung, yan, parang 24 hours siguro yan. Okay, 1 hour before. Yan, tapos, soak. Yung wash ko is 8 minutes. Rinse is 3. Spin is 5. So, ganyan. Pagkatapos mo dyan, kiklik mo na yung, yung start. Tapos, saya mo na siya mag-play. Kailangan, naka-open to. Ayan, naka-open. Ayan. Sinarado ko muna kasi bukas ko na itutuloy siya. Kailangan naka-open yan kasi pag di naka-open yan, hindi gagana yung program. Okay? So, pagka-play mo, ayan mo na siya, matatapos na yan. At mamamatay rin siyang kusa. So, hindi mo alam, mag-alala. Gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Pagkatapos mo maglaba, gawin mo na lahat. Habang naglalaba siya, mag-isa, dahil kasama na dyan yung pagbabanlaw, paglalaba, pagpapatuyo, gawin mo na lang yung gawain bahay mo, pwede ka pa magtrabaho or schooling. Ayan. Ayun yung ganun siya kalaki yung natulong nito. Nakasave ka ng time. Medyo may kamahalan lang siya. Kasi 13,000 yata to eh. 13,995.
pero nabili namin cash. So may discount kaming malaki. Nasa ang bili na lang namin dito nasa 10,900 or 800 something. Kasi last two pieces na lang yata siya. Pero hindi siya ano, hindi siya yung binili namin yung nasa naka-display. Meron siyang stock dalawa na lang. So naka-discount kami ng malaki. So kinash ko na lang. Hindi ko na kinard. Okay? So sana may napulot kayong maganda dito sa video na to. Paki-like na lang po yung video at the same time kung gusto niyo pong manatili para sa mga next videos natin, papakita ko po kung paano naman siya gagana. Okay? Nang may operation para hindi po tayo malito. Okay? So rate ko lang to tong washing machine 1 out of 10. So rate ko siya ng 9. Okay? Bakit 9? Kasi sobrang ganda niya. First time ko nagkaroon ng full automatic washing machine. Sobrang ganda niya. Sobrang solid niya. Ewan ko lang kung gaano ka-durable. Pero Whirlpool kasi yung brand niya eh. Okay? So sobrang sikat ng Whirlpool. Tsaka ito yung primarily product ng Whirlpool is washing machine. Kaya talagang solid yung brand na to. Tsaka nakakatibid talaga ako ng oras. Tapos matipid din sa ano, kuryente. Energy saver na rin kasi siya. Okay? Energy saver. Tapos yung one, kaya medyo ayaw ko to kasi konti lang yung kayang ilagay. Yan, konti lang. 6.8 lang siya eh. Pero syempre, pag mas malaki yung washing machine mo, mas malaki kumonsumo ng tubig, ng sabon, mas malakas kumonsumo ng kuryente. Kaya sa aming family, okay na to. Okay? Tatlo lang naman kami. Okay? Kung ikaw gusto mo, mas malaki dito, may 7.8 pa sila. Okay? Yung kasunod nito, mas malaki. Mas malaki rin yung kuryente. Pero, sabi ko nga, energy saver siya. Yan, hindi siya ganun kalakas kasi isa lang yung makina niya eh. Compare sa other washing machine na magkahiwalay pa, iba yung dryer, iba yung washing machine. Okay? Syempre mas makakatipid ka dito. Mura na, maganda na, matipid pa. Nakasave ka pa ng oras. Ayun lang naman yung ano, pinaka priority natin. Okay? Hindi ka napagod. Hindi ka nag-ubos ng masyado ng oras kasi nalagay mo lang yung mga gamit sa loob. Okay, lagay ka na ng lagay. Pero check mo rin lagi ito. Ayan. Kailangan nasa gitna pa rin siya. Hindi siya tumatama sa red. Okay. Para gumana ng tama yung washing machine. Okay, so yun lang. I-off ko muna ulit. Ayan. Pag off mo, click mo lang to. Ayan. Matagal. Tapos off na siya. So yun lang guys, God bless. And don't forget to subscribe sa channel ko para mas marami pa po tayong mapanood na videos. Yun lang guys, bye bye.